Hello my dear friends, welcome to this channel. In this video, I'm going to show you the Hong Kong Zoological and Botanical Gardens. This is one of the oldest zoological and botanical centers in the world and the oldest park in Hong Kong. Founded in 1864, the first stage was opened to the public in 1871. It occupies an area of 5.6 hectares in central Hong Kong. How to walk to Hong Kong Zoological and Botanical Garden. From MTR Central Station, Exit K, go this way and cross the pedestrian lane to the HSBC building. Walk past the escalator and you can see the pedestrian lane. You have to cross it. This is the Queen's Road. Then go to the small escalator to go up. Walk straight and follow the uphill road. That is the Garden Road. This is the bus stop. Keep walking until you see these steps, and from this point you can see the war memorial. Be careful when crossing the road. You walk under this tunnel, follow the steps going up, and then here you can see the welcome and the war memorial. The original fountain was built in 1864 when the gardens was opened, forming a focal point of the gardens. The fountain, about 60 feet in diameter, features a tiered central column, some 20 feet tall, imported from the United Kingdom. It was dismantled in 1932 to facilitate the construction of an underground reservoir. The fountain remains an important landmark of the gardens. Let's see the flamingos. American flamingo is the most brightly colored of the flamingos. It is the only species which has red adult plumage all over the body. May ginawa din po akong video tungkol sa mga pink flamingos na makikita sa Kowloon Park. Ilalagay ko po yung link sa description box. Susunod po ang bamboo garden. Nagustuhan ko ito kasi parang bahay ng mga panda. There are 13 genera and over 60 species of bamboo plants commonly found in Hong Kong. This garden houses 7 genera and more than 20 species of them. Bamboos grow fast and have a high economic value. Paborito kong luto yung adobong rabong tsaka yung ginisa na may saluyot, and are considered a delicacy. Syempre, masarap ang lutong rabong. Bamboo poles are used in scaffolding, yan sa paggawa ng buildings, and making tools and crafts. Lagi po akong nagpupunta dito kasi malapit lang siya sa St. Joseph Church. Konting lakad lang, nandito na ako. Dito ako nagre-relax, dito ako nagpapahangin. At libre pa. Marami pong mga halaman na gagandahan. May mga bulaklak, may mga namumunga, at meron din yung mga medicinal plants. Pero nagandahan ako dito kasi malaking bush siya. Tapos parang hikaw yung mga bulaklak niya. Ang ganda pong pagmasdan pag sa personal. Gusto ko sanang lapitan pero may fence around it. If you're still watching this video, please give a big thumbs up. Susunod ang mga unggoy. Meron si King Kong pero ayaw magpakita, nakatago sa kanyang taguan. At least ito, sila yung medyo active sa mga nakahawla. Sila ang nasa Kingdom Animalia Phylum Chordata. Ang galing ng unggoy ng acrobatics, oh. Ayan, ito na si Bornean Orang-Utan. Hinintay ko talaga siyang kumilos kasi kanina nakaupo lang siya. Very short yung kanyang physical activity. Nagkataon na naabutan ko yung paglilinis dito sa bahay ng mga pagong. Ang lalaki ng mga pagong na ito, may mas malaki pa pero hindi ko nakinuna ng video kasi hindi gumagalaw, para siyang bato. Ngayong season nakita ko, pinalitan to eh. Dati hindi mga roses ang nakalagay dito, ngayon mga malalaking roses na. Siya ang nagpapaganda dito sa paligid ng fountain. Sana mapansin nyo rin yung mga dinosaurs dito kasi noon wala akong napansin dito, pero ngayon nilagyan din nila ng parang mini Jurassic Garden. Pwedeng magpa-picture pero walang magpi-picture sa akin, kaya ako na lang nagpi-picture sa kanila. Sana nagustuhan ninyo ang aking binahagi ngayon. Pakisulat po sa comment kung anong nagustuhan mo dito sa parte ng video. At kung meron po kayong mga suggestions, pakisulat po sa comments at gawan ko ng video. Sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa aking mga videos, maraming salamat po. God bless us all. Thank you so much. Bye-bye!